Magandang gabi sa inyo sa mga nakapanood ng video na to, sa vlog na ito. Jerry Becerra, patuloy nyo lang suportahan, i-subscribe. Click nyo lang yung button para lagi kayong update sa mga latest video na kanyang re-release. Ako nga pala si Brother John Eric. Ako muli ay magbabahagi ng salita ng Lord para sa inyo, para magbigay encouragement sa ating lahat. So, yung topic ko ngayon, it's about love. Kung abangan natin. Higit sa lahat, dapat yung ating gagawin, alam natin para sa kapupuri ng Lord. Kasi ang napapanahon ngayon, kaya tungkol sa love, dahil Valentine's Day, relasyon, ganyan, pasintahan, ganyan. But higit sa lahat, how about dun sa relasyon mo sa Diyos? Magde-date ba kayo ng Diyos? Ano ba yung gagawin mo sa Kanya sa oras pagdating ng 14? But hindi lang sa 14, tuwing linggo o sa araw-araw nating pamumuhay, paano natin i-manage yung relationship natin sa Panginoon? Paano natin i-handle yung mga ganitong bagay sa ating buhay? Paano natin na pangangalagaan yung pag-ibig ibinigay niya sa atin? Paano natin may papadama sa ibang tao, sa maraming tao? Sa ating kapamilya, sa ating kaibigan, sa ibang tao, hindi rin natin kakilala. Kasi inikaw tayo ng Panginoon para magmahal. Kasi God is love. Sinabi niya sa aklat ng 1 John. So yung ating word ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4 to 8. So guys, basahin ko sa inyo ha. Sa wikang Tagalog. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maingitin. Hindi mayabang mapagmataas man. Verse 5. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit pinagagalak ang katotohanan. Verse 7. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Yun pala ang love. Verse 8, matapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakayahang magsalita ng iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. So, purihan ng Lord sa kanyang salita. Sa nabasa kong ito, I hope na may nag-manifest agad sa inyo. Tukol sa love. So, ang pag-ibig pala, matyaga. Matyaga ka naghihintay. Kung meron kang tao, na inaabot mo siya, ilalapitan, patuloy mo siyang niwiwin para yung grace ng Lord sa love, patuloy niyong ma-reach. Kasi yung, guys, kung maunawaan nyo, ang pag-ibig kasi matyaga. Di ba, sa isang relasyon, o naghahanap ka ng ka-partner sa buhay, matyaga mo pinapakita yung pag-ibig mo sa isang person, sa isang tao. Ganun katyaga yung pag-ibig. Kung gaano ka katyaga, magmahal. Sabi nga, nasabihin mo din sa isang tao, kahit gaano katagal, ako'y maghihintay. Gayon po ang pag-ibig, matyaga. Sabi nga, may paghihintay. Ito, sabi din dito, magandang loob, may magandang loob. May magandang hanga rin, may right motives na pinapaiwatig dito. At sabi din dito, hindi maingitin. Yan, hindi pala naiingitin. Ang tunay pala nagmamahal, hindi naiingit sa kanyang kapwa, sa mga tao na nakikita niya na, okay ito, buti pa sila, partner sila, buti sila, may mga ganito, sabi nila, jowa, mga ganon. Pero, kung maintindihan niyo yung tunay na pag-ibig ni Kristo, John 3:16, for God so loved the world, pinakita niya talaga yung love na sinabi dito. Na dapat hindi tayo naiingit kasi may nagmahal sa ating una na akala natin wala. Akala natin, binabaliwala tayo ng napakaraming tao. Pero yun pala, may nagmahal pala sa ating Diyos. Nagtyaga siya sa atin. Kahit hindi natin pinapansin yung gospel dati sa biyaya ng Diyos, tayo hindi niya tinigilan para masiran. For example, yung testimony ko po dati, kapag may napunta sa aming born again Christian, ako po yung nagtatago sa bahay. Yan po ay pagsapit ng araw ng Sabado.
pinapuntang babae sa amin, yung babae ko sa akin. Pinabalik mo doon sa akin kapatid. Sabi ko sa akin magulang, eh, pagpunta ko dito yung babae ko sa akin, sabihin niyo po, wala ako ba? Dahil, sabihin niyo na lang ako may ginagawa sa school, sa mga school works. Ganun po yung style ko dati, nung hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Hindi ko pa lubos ang naunawaan ko, ano, kung gaano ako kamahal ng Diyos, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, at ang sino po man. Kahit, gaano pa man kasama yung tao, kahit yun ay kriminal, o yun may sindikato, o kahit ano ka pa, mahal na ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Yun nga, tulad nga po nun na yung testimony ko, sa pag-ibig ng Lord, ako pilit niyang inabot sa, dati ayaw kong makarinig ng salita ng Diyos, ayaw kong sumama sa mga life group, sa mga Bible study, ayaw kong makapasal ng mga sa tao, kasi ako yung mga tipong tao kong mahihain din dati, na lagi nasa isip ko na, wala eh, makakayaan ako. Lagi nung may makakarap ng ibang tao, hindi ko naman kilala. Ganyan po yung dahil ako dati. Pero sa biyaya ng Lord, patuloy niya akong inabot. Dahil napakabuti niya. Dahil yung pag-ibig niya, napakatsaga. Ito ha guys, tandaan niyo. Wala nang higit pa sa pag-ibig ng Diyos. Kasi ang Diyos, matagal din hintay sa atin. Matagal niya tayong inabot, kahit ano pa man yung ating kalalagayan sa buhay. Sabi din dito, hindi mayabang ni mapagmataas man. Hindi pala mayabang pag ikaw ay nagmamahal. As in, ano siya, yung pag-ibig mo talaga, yun lang ang ipinibigay mo, pinapakita mo sa isang tao. Verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. So, tayo pa lang Kristiyano, kapag nakaranas tayo ng kakaibang pag-ibig ng Diyos, tayo pala yung unting-unting babaguhin ang pag-ibig na ito. Dahil naranasan natin yung pag-ibig. Yung magaspang na pag-uugali, kasi guys, pag ang isang tao ay may pag-ibig, ano siya? Ano, grabe yung epekto sa kanyang buhay. Kasi may love eh. How much more yung talagang puspos ng pag-ibig yung isang tao, may nakitang namamalimos sa palengke. O sa tabindaan, may nakita na tindahan ng merienda, aabutan. Ganun yung pag-ibig. Bibigyan mo ng bariya, kung may bariya ka sa bulsa, ganun yung pag-ibig. Kung may tubig ka man, bibigyan mo rin. Ganun pala yung pag-ibig, ano? Pag nakikita mo yung kapwa mo, na nangangailangan, naroon yung habag. May papakita mo sa kanila, may isa-isa mo sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. Kasi sabi dun sa Matthew 24, yun yata yung following verse, nare-represent ni Christ doon, is nilahad niya doon sa Matthew 25 yata yun, na may isang pulubi doon, na sinasabi niya doon. Yung pulubi yun, parang sa ating buhay, nangangailangan siya ng ano, damit, kasi pulubi. Nangangailangan din siya ng pagkain, nangangailangan siya ng masisiluman. So sa ating buhay, pag yun pala ay nagiging isang testing din sa atin, minsan sa ating buhay may pinapadalaan Diyos na tao na tayo pala sinusubukan. Libawa, napunta ka sa isang lugar bago may tao na nangailangan. Yung pala, subong ng Diyos, sinusubukan ka ng Panginoon. Ikaw pala ay tinetest kung ikaw ba talaga yung umiibig sa Diyos. Kasi sabi doon sa devotion, may devotion kasi dito na nabasa din. Yan. Sabi dito, yun kasi sa 1 John, yun kasi sabi nga, kung mahal mo ang Diyos, dapat daw, kaya naipapakita mo din sa kapwa mo, hindi mo may kinakaila o hindi ka galit sa kaaway mo. Kasi kung yung taong nakikita mo na hindi mo maibig, paano pa daw kaya ang Diyos na hindi mo nakikita? Doon mo ba, kaya mo ba ipakita yung pag-ibig mo sa Diyos na hindi mo nakikita? E paano pa kaya daw doon sa tao na nakikita mo? Kahit bagay kaaway mo, kahit bagay kapitbahay mo, o kasangga mo sa buhay, o kasama mo sa buhay, pero patuloy mo lang ipakita yung pag-ibig mo. Kahit ikinasasakta na, kahit ikaw ay nahihirapan, pakita mo lang. Kahit ano masabihin nila, kahit ikaw ay gawin ng isang sa'yo. Basta, lagi nyo lang pairalin yung pag-ibig sa ating buhay. Kasi yung pag-ibig, ito yung mag-guide sa atin para makapamuhay tayo ng maayos. Kasi kung makikita natin, kung ang tao ay walang pag-ibig,
ay siya. Ano na yan? Kagulo na yan. Guys, pag walang pag-ibig ang tao, kagulo na. Ang taong walang pag-ibig, wala ding direksyon. Kasi pag may pag-ibig ka, nagkakaroon ka ng motives, nagkakaroon ka ng perspective na ipakita mo yung way kung paano kayo magkakasundo. Kasi may perspective. Naging daan yung pag-ibig para kayong magkasundo, para maakay po yung isang tao sa church, para yung isang bagay ay mabuo. Kasi may love, may compassion, may pagsisikap ka. Anong sabi din dito? Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis. Mapagtiis hanggang wakas. Ang pag-ibig pala, nagpapatawad. Mapagtiwala. Nagpatawad ka dahil hindi lang sa napilitan ka, kundi may pag-ibig ka. Nagtiwala ka dahil may pag-ibig ka sa isang tao. Nagtiwala ka eh. Nagtiwala ka sa Diyos dahil pinakita ng Diyos yung pag-ibig. Napuno ka rin ng pag-asa dahil sa pag-ibig. Kasi kung walang pag-ibig, wala ka rin pag-asa. At sabi dito, at mapagtiis hanggang wakas. Kung may pag-ibig, naroon, nakikita mo yung katapatan mo hanggang wakas. Kasi pag, halimbawa, mahal na mahal mo yung isang tao, nagiging tapat ka talaga. Yung pagiging faithful mo against sa lahat sa Diyos. Kung may pag-ibig ka, may pagmamahal ka sa Diyos na sinasamba mo, hindi mo bibitawan yung mga thousand promises niya na binigay sa'yo, binakita sa'yo, binamahala sa'yo. Sabi nga, patuloy mong mga hawakan. Verse 8, matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Umo, tatapos pala ito. Titigil rin ang kakayahang magsalita ng iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. So, yung mga bagay na ito na na-mention dito sa Bible, yan, sa 1 Corinthians chapter 13, verse 8, mawawala pala yung mga bagay na ito. Kahit miski gaano katalino yung tao, nawawala, lumilipas. Yung may kakayahan ka, may gifted ka, magaling ka magpaawit, magaling ka kumanta, magaling ka sa lahat ng bagay, o kahit ano pa man na nakakuhakan mo, nakikita mo. So, yung love pala, yun pala ang mananatili sa lahat. Yung pag-ibig ng Diyos sa mananatili sa lahat. Makikita ng lahat ng tao yung pananatilihan ng Diyos dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kung gaano yung kanyang creation. So, purihin ng Lord. So, sa oras na ito, ano yung nais mong i-goal sa iyong buhay? Gusto mo ba bang magmahal? Ibig? Gusto mo ba ipagpatuloy yung pag-ibig mo? O gusto mo bang patuloy na entertain yung pag-ibig sa buhay mo? Kasi sinasabi ko sa inyo guys, kapag wala kang pag-ibig, wala kang kapayapaan, walang direksyon ng buhay. Hindi ka makakapag-set ng goal. Kasi kung wala kang pag-ibig, hindi mo nga talaga magagawa isang bagay. Hindi mo maaabot yung isang tao, maka-accomplish yung isang bagay kung walang pag-ibig. For example, ikaw ay may kaibigan, lagi kang pinupunig. O mga ibang tao, lagi kang pinupunig, lagi kang binibigyan na sakitang ulo, lagi kanilang iniiyamot, lagi kanilang binibigyan na problema. Alam mong, yung mga bagay na nakakagaling talaga sa'yo, kinsa lahat, lagi mong pakita sa kanila. The best of the kung paano binibig ka ng Diyos, na dahil na kung sino ka noon, ipakita mo sa kanila para makita nila yung Diyos ka talaga sa buhay, yung pag-ibig ka talaga sa buhay. Kung hindi natin nila ipapakita yung pag-ibig na yan, sino pa magagamit sa atin? Kung lahat ng tao ay walang pag-ibig, sino pa magagamit sa atin? Di ba wala? Di ba ka isang araw buhayin ang Panginoon yung mga bato niya, mga puno, magkaroon ng galamay, may pahayag na may pag-ibig kami. Sabihin nilang ganyan. Diba? Kaya tayong tao, magpagamit tayo sa Diyos, hindi sa kaaway. Kasi sa kaaway, puro galit ang nasa kanila. Sa Diyos, sa lahat ng nilang ng Diyos, pag-ibig lagi ang dalawa. Kaya, lagi natin i-apply yung love na ating natanggap sa Lord. Pray without ceasing. Yan. So, this is the first question of 5:17. Yun. Kasi the more na nagpe-pray ka, naging devoted ka sa Diyos. The more na matatanggap ko rin. Kaya guys, alam ko sa sandaling aking pinahayag na salita na nagmumula sa Lord, yung natutunan kayo about sa love.
Kahit sa lahat, patuloy mong i-prioritize yung pagsaset ng goals, kahit sa lahat sa pag-ibig. Ibigin mo yung kapwa. Then, that's it. Bye-bye.